Halika at pumili tayo ng tatayan sa Karera sa San Lazaro sa 3 ng Hunyo. Gagamitin natin ang pace match-up analyzer para masanay ka gumamit nito sa tuwing araw ng Karera. Ang una natin titingnan ay ang box. Ang box ay ang rating sa napiling past performance ng kabayo. Si Forest Cover ang may pinakamataas na rating kahit ito ay barrier run lamang. Ang software ni YoPi ay nakakapag-analyze ng ratings ng barrier, vicious at Novato's run. Parehong 98.6 ang box ni Forest Cover at Dragon Butterfly. Pero mas mataas ang VMC ni Forest Cover. Ang VMC ay ang maximum speed na kaya nitong gawin sa buong yugto ng Karera. Ang pang-primera ko dito ay ang numero 4, Forest Cover. Pangalawa ay si Dragon Butterfly. Kung sakaling wala pa sa kondisyon ng dalawa dahil sa matagal na bakasyon ay pangdehado dito ang uno, The Accountant. Dito sa race to ay medyo malayo sa mga nasa harapan si Magnifico sa unang 800 meters ng Karera. Makikita ito sa kanyang EPC o ang early pace. Pareho ang projected time ni Viserion at Vanquisher. Nung huling laban nila ay mas naunang dumating si Viserion. Pang-primera ko dito ang numero 4 na si Vanquisher dahil sa mas matulin siya. Makikita ito sa RS o running style nila. Pareho silang F o frontrunner pero mas mataas ang speed point si Vanquisher na 8 puntos laban sa 6 na puntos ni Viserion. Kaya ang mga pili ko dito ay 4, Vanquisher. 1, Viserion at pang safety lamang si Magnifico kung sakaling magkaubusan ang dalawa sa speed battle. Dito sa race 3 ay pwede sana solohin si Big Bertha dahil sa napakalayo ng kanyang box rating sa mga katunggali. Pero dahil ito ay maiden race ay kailangan tayo kumuha ng pang-protection. Numero 2 na si Sunny Boy ang magandang kunin na pang-safety at numero 10 naman na si Inocare ay isang dark horse. Race 4 na tayo. Posibleng tapusin na ng numero 7, A Song 4G ang Karera. Numero 4, subok lang ang pwedeng makasunod sa kanya at posibleng makakuha ng panalo rito. Malakas na remate naman ang kailang gawin ng numero 8 na si Titanium. Race number 5. Angat sa laban dito ang numero 10, O Soul Mio. Napakalayo ng kanyang box rating. Pero dahil isang maiden race na naman, kailangan nating kumuha ng pang-alalay. Nanggagaling sa hulihan si O Soul Mio kaya ang kukunin natin na makakalaban niya ay De Bandera. Si Mayo Uno ay frontrunner ay may pinakamataas na speed points na 5 puntos. Maganda rin ang kanyang box rating na 89.4 at ang projected time ay 94.4 seconds. Ang TMC nga pala ay converted time o projected time in seconds, isa pang De Bandera ay si Awesome Julia na may box rating na 90.1. Marahil ay nagtataka ka bakit hindi natin kinuha si Epoch Flash. Mas mataas ang speed points nito kay Mayo Uno at isa ding frontrunner. Ang unang dahilan ay matagal na ang kanyang naging huling takbo. Pangalawa, ay mas mataas ang maximum speed ni Mayo Uno o ang VMC. Race number 6. Ang CR o class rating ay ang pangalawang kolom mula sa kanan. Ang grupong pinaglalabanan ngayon ay condition race 23 na may CR o class rating na 90. Ito ay para sa ating markahan lamang at walang kinalaman sa rating ng Philrecom. Ang CR ay basehan upang makita agad kung ang kalidad ng grupo ay mas mataas o mas mababa ang pinanggalingan. Pareho ang box rating ng numero 2 na Magat Salamat at numero 9 Gray Area. Ang pang-primera natin sa pili ngayon ay ang numero 2 sapagkat ito ay nasa natural na grupo kumapara sa numero 9 na umakyat ng isang level. Ang dehadong si Navy Cut naman ang may pinakamagandang converted time o TMC. Race number 7 na tayo. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa class rating at box rating ay alam mo na agad ang iyong tatayon. Mahihirapan na si Bonnie Avenue kahit maganda din ang box rating niya dahil aakyat ito ng isang class rating. Ang numero 2 na Early Bird ay galing sa mas mataas na grupo pero matagal nang hindi sumasali sa Karera o 481 days na ang kanyang pruweba. Kaya ang pili nating dito ay ang numero 5, Concepcion. At ang numero 2 na Early Bird. Pagod na po sinapnap kaya ako muna. Masyado ka kasi mabilis magsalita. Ako nga po pala si Lucky Leo. Sa mga naunang paliwanag ni Napnap ay gagamitin natin ngayon ang speed o VMC, box rating, at class rating. Tatlo ang De Bandera dito.
Ang mga ito ay ang 1, 2, at 5. Maglalaban dito sa harapan ang 1 at 2. Ang 5 naman ay out na dito dahil sa mababa ang kanyang VM o maximum velocity na 15.82 lang. Sa pagitan ng gintong tubig at the believer ay pabor ako kay gintong tubig dahil mas mataas ang kanyang SP. Ang SP ay sustained pace. Ito ang speed niya sa feet per second sa huling 600 meters ng 1,400 meters na karera. Isa pang dahilan ay galing sa condition race 18 ang numero 1. Dahil sa mataas ang VM ng mga bandera ay dapat na mataas din ang VM ng iba nating pili. Ang mga ito ay walang iba kundi ang numero 8, critical moments. At ang galing sa panalo na numero 7, anino. Ngayon na alam mo na basahin ang pace matchup analyzer ay mas exciting manood ng karera upang malaman mo kung tugma ang iyong analysis sa itatakbo ng karera. Ang mga analysis namin ni Napnap ay gabay lamang. Mas importante ang inyong interpretasyon ng mga datos na binibigay ng pace matchup analyzer dahil at the end of the day pera pa rin ninyo ang inyong itataya. Good luck po, at sana ay manalo kayo sa araw na ito.